Dekada 80 nang mauso ang salitang Japayuki. Kakabit ng salitang ito ay mga Pinay na nagpupunta sa Japan para magtrabaho bilang entertainer o cultural dancer. Pero sa paglipas ng panahon, lalo na pagtuntong ng dekada 90, naging pangit ang kahulugan ng salitang Japayuki o mga Pinay na nagtutungo sa Japan para magbenta ng aliw. Pero dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, ano pa man ang maging kahulugan ng salitang ito, ito pa rin ang nakita ng maraming mga Pilipina na mag-aahon sa kanilang pamilya sa kumunoy ng kahirapan. Kaya naman noong panahong iyon, parami ng parami ang mga Pinay na nagtutungo sa Japan upang magtrabaho bilang entertainer. Isa sa mga nangarap na maiangat ang pamumuhay ng kanyang pamilya ay si Maricris Shoson, at ang pagtatrabaho sa Japan ang nakita niyang tiket para tuparin ang pangarap na ito. Pero imbis na umuwing matagumpay, labis na hinagpis ang inabot ng kanyang pamilya dahil sa kanyang sinapit. Umalis siyang puno ng pag-asa, ngunit bumalik siyang nakasilid na sa kabaong. Ano nga ba ang tunay na sinapit ni Maricris Shoson sa bansang Japan? Balikan natin ang kwento ng kanyang pagkasawi. Panglabing-tatlo sa 14 na magkakapatid ang nooy 22 anyos na si Maricris Shoson. Siya ay Bicolana na tubong Camarines Sur at napagpad sa Baclaran, Manila. Dahil na rin sa dami nilang magkakapatid, hindi naging madali ang buhay para kay Maricris, kaya naman nangarap siyang balang araw ay magkakamtan din nila ang maginhawang pamumuhay. Nang mga panahong iyon, maraming mga Pinay ang nagtutungo sa Japan para magtrabaho bilang entertainer. Ito ang nakitang pagkakataon ni Maricris upang tuparin ang kanyang pangarap. Upang magawa niya ito, nag-aral siya ng modern dance sa loob ng 3 buwan sa isang local dance school. Matapos nito ay nakakuha siya ng tinatawag na yellow card. Ito ay pahintulot na ibinibigay ng gobyerno upang makapagtrabaho sa ibang bansa bilang entertainer. Noon nga ay sunod-sunod na ang proseso sa kanyang pag-alis patungong Japan. Pumirma siya ng kontrata bilang entertainer sa isang Japanese employment agency para sa $1,500 na sweldo kada buwan. April 1991, dumating si Maricris sa Japan. Dito nagsimula siyang magtrabaho para kay Mr. Kiso Sato, may-ari ng Faces Club sa Fukushima, Japan. Pero ang inakala ni Maricris na mag-aahon sa kanya at kanyang pamilya sa kahirapan, ang siya palang magdadala sa kanya sa huli niyang hantungan. Dahil makalipas lamang ang 5 buwang pagtatrabaho, isinugod siya sa Hanawa Welfare Hospital sa Fukushima noong September 7, 1991. Pagkalipas lamang ng 1 linggo sa loob ng ospital, namatay si Maricris at itinala sa kanyang death certificate na ang sanhi nito ay ang sakit na hepatitis. September 25, 1991, ang dapat sana'y masayang pagsalubong sa kanilang minamahal na kapamilya, naging napakasakit para sa kanyang mga kaanak, lalo na sa kanyang mga magulang na makita ang kanilang anak na nakasilid na sa kabaong. Kasama ng kabaong ni Maricris ay ang kanyang mga personal na gamit at ang perang nagkakahalaga ng $5,500 na sweldo ni Maricris sa loob ng 3 buwan at 10 araw na ibinigay ng kanyang Japanese employer na si Kiso Sato sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas. Ngunit naging isang malaking palaisipan para sa pamilya ni Maricris ang tunay na sinapit nito nang makita nila ang labi ni Maricris. May mga sugat at pasa ito sa katawan at may mga palatandaan na siya'y hindi nasawi sa sakit na hepatitis. Kaya naman hiningi ng pamilya ni Maricris ang tulong ng National Bureau of Investigation o NBI upang siyasatin ang tunay na nangyari sa kanya. Nagsagawa ng otopsiya ang NBI sa pangunguna ni Dr. Floresto Arizala noong October 4, 1991.
at dito natuklasan ang subdural hemorrhage sa cerebral cortex na sanhi ng pagpalo sa ulo. Natuklasan din ang dalawang sugat, isa sa paa na nagpapakitang double edge ang talim na ginamit mula ibaba pa itaas. At isa pang sugat sa maselang bahagi ng kanyang katawan kung saan isang talim ang ipinasok sa loob ni Maricris. Sa mga nakitang ito sa kanyang otopsiya, tunay nga na masasabing labis na pahirap ang dinanas ni Maricris sa kamay ng kung sino man ang may gawa nito sa kanya. Batay sa autopsy report na ginawa ni Dr. Arizala, lumalabas na hindi hepatitis ang ikinamatay ni Maricris kundi ang natamo nitong traumatic injury sa ulo. Kaya naman bilang tugon sa panawagan ng pamilya ni Maricris, isang misyon ang ipinadala sa Japan nang noon ay Pangulong si Corazon Aquino upang siyasatin ang tunay na dahilan ng pagkasawi ni Maricris Chosun. Si Dr. Arizala na nagsagawa ng autopsy kay Maricris at ang noon ay kalihim ng Department of Labor and Employment na si Ruben Torres ang sumama sa misyong ito. Sa talakayan ng mga doktor at opisyalis ng Japan, hindi nabanggit ang mga sanhi ng kamatayan ni Maricris bagkus ipinagdiinan nilang hepatitis ang tunay na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kaya naman isang grupo na nakabase sa Maynila na nangangalaga sa karapatang pantao ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa ang humiling sa DOJ o Department of Justice na magsagawa ng opisyal na pagsisiyasat kaugnay ng pagkasawi ni Maricris. Tumugon ang DOJ ngunit sinabi nitong hindi maaaring magsagawa ng isang opisyal na imbestigasyon ng Pilipinas dahil hindi pinapayagan ng bansang Japan ang mga dayuhan na magsagawa ng imbestigasyon sa krimeng ginawa sa kanilang bansa. Bagamat ganito ang nangyari, nagpatuloy ang pamilya ni Maricris sa paghingi ng impormasyon sa tunay na sinapit ng kanilang kaanak, ngunit tinanggihan silang ma-access ang mga medical record at mga dokumento ng pulisya sa Japan. Nagsagawa naman ng Japan ang mabilisang pagsiyasat sa kaso ni Maricris, pero agad rin nilang isinara ang kaso at inihayag na ang tunay na sanhi ng kanyang kamatayan ay natural cause o dulot ng isang malubhang sakit na hepatitis taliwas sa natuklasan sa autopsy nito. Ngunit ito ay hindi matanggap ng pamilya ni Maricris, lalo't noon lamang August 27, 1991, nakausap pa ni Maricris ang kanyang ina na si Aling Basilisa Chosun at wala itong nabanggit tungkol sa anumang sakit dahil kung may dinaramdaman daw ang kanyang anak ay magsasabi ito sa kanya. May sulat din daw itong si Maricris na nagsasabing nahihirapan siya sa kanyang trabaho kaya gusto na niyang umuwi dahil kung hindi daw siya uuwi ay baka mabaliw na siya doon. Ayon pa sa sulat ni Maricris, ngayon ay alam na niya kung bakit maraming Pilipino ang tumatakas sa kanilang mga amo. Kaya naman nagpatuloy ang pamilya sa paghingi ng katarungan sa pagkamatay ni Maricris, pero tila naging mailap ito. September 1993, 2 taon pagkalipas ng pagkasawi ni Maricris Chosun, ang doktor na si Dr. Fred B. Jordan, Chief Medical Examiner ng Oklahoma sa Amerika, ay sumang-ayon sa autopsy report ni Dr. Arizala na ang agarang sanhi ng pagkamatay ni Maricris ay ang trauma sa ulo batay sa pagsusuri nito sa autopsy report at iba pang medical record na may kaugnayan sa pagkamatay ng biktima. Dagdag pa niya na ang trauma sa ulo ay maaaring sanhi ng isa o higit pang mga palo ng isang matigas na bagay na siyang naging dulot ng kanyang kamatayan kaya dapat na sinuri ito bilang isang homicide na kaso. Hindi na ito nangyari sapagkat wala nang nagawa ang ating gobyerno para magsagawa ng imbestigasyon sa Japan. Ang kwento ni Maricris ay hindi na bago dahil sa parehong taon ding iyon ng 1991. Tansya ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA na nasa 80,000 mga Pinoy ang umaalis ng bansa upang magtrabaho sa Japan at 75% dito ay pawang mga kababaihan at karamihan sa mga ito ay nagtatrabaho bilang mga entertainer. Kadalasang kinukuha o kinukumpiska ng mga employer na Hapon ang kanilang mga passport at ang kanilang mga sweldo ay hindi ibinibigay hanggang hindi tapos ang kanilang kontrata.
Mayroon lamang isang shelter sa Tokyo para sa mga migranteng kababaihang manggagawa na minamaltrato. Ito ang Help Asian Women's Shelter. Ayon kay Mizuho Matsuda, direktor ng HELP, ang mga manggagawang kababaihang nagpupunta ng Japan para magtrabaho ay madalas na sapilitang nasasadlak sa pagbebenta ng aliw at ito'y hinihinalang gawa ng mga organisadong grupo ng mga kriminal sa Japan at madalas nakasangkot ang industriya ng pagbebenta ng aliw ng mga kababaihan dito. Samantala sa mga pagdinig sa Senado ng Pilipinas, pinatotohanan doon ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas na 33 manggagawang Pilipino ang namatay na sa Japan sa taong iyon at 12 dito ay may kahinahinalang dahilan. Pero dahil sa umiiral na batas sa Japan, hindi na ito naimbestigahan. Ito ang buod ng masaklap na sinapit ng isa sa ating mga kababayan na imbes na umayos ang pamumuhay ay nasadlak sa malagim na trahedya ang buhay at magpahanggang sa ngayon ay hindi nakamit ang hustisya at tuluyan ang nakalimutan ng lipunan at ng mga namamahala dito. Ang pangyayaring ito ay naging malaking balita noon sa Japan at sa Pilipinas at maraming bersyon ng mga kwento ang lumabas tungkol dito. Sa katunayan, ang kwentong ito ni Maricris Shoson ay isinapelikula pa noon ng Regal Entertainment na pinagbidahan ni Rufa Gutierrez. Isa lamang si Maricris sa mga Pilipinong nangarap na makipagsapalaran sa ibang bansa, ngunit nabigo at umuwing nakasilid na sa kabaong. Magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin naaabuso ang mga OFW, hindi lamang sa Japan, ngunit maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa Middle East, at halos iisa ang nagiging ending ng mga kasong ito. Nagkalulungkot dahil ang mga tinaguriang bayani ng bayan na siyang nag-uuwi ng yaman sa bansa at nagpapagaan ang buhay ng kani-kanilang pamilya ay kakaunti ang nakukuhang suporta mula sa ating gobyerno. Anong masasabi mo sa kasong ito? Masasabi mo bang sapat ang ibinibigay na suporta ng ating gobyerno sa kasalukuyan sa mga OFW na tinaguriang mga bagong bayani ng ating bayan? Paki-comment na lamang po ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.